Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayong araw ay manggagaling po sa Genesis chapter 9 verses 1 to 5. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. So, yun na nga po. According po sa binasa ko, binless po ng Lord si Noah at ang kanyang mga anak na magkaroon ng madaming supling sa daigdig. To be fruitful, multiply and replenish the earth. Inilagay din ng Lord sa ilalim ng kanilang kapangyarihan na magkakaroon na ng takot sa tao ang lahat ng mga living creatures o hayop. Kaya napaisip po ako na siguro prior ng flood, hindi siguro natatakot yung mga hayop sa tao noon, di ba po? Pinahintulutan na din po ng Lord na ipakain lahat tulad ng halamang luntian. Basta wag lamang po ang sabi ng Lord, kainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo po ang buhay. At kung sino mang papatay sa kanyang kapwa, ay kanya pong pagbabayaran. Yun lamang po. All glory to God po. Amen. Good day po. Ito po at Genesis chapter 9 verses 6 to 9. Ang sabi po dito, "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. And you be a fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth and multiply therein. And God spake unto Noah and to his sons with him, saying, And I, behold, I establish my covenant with you and with your seeds after you." So ano po yung reflection sa verses na ito? Di ba nga po, tuluyan na pong binahan ng Lord ang sanlibutan. Ano po, kasama po ng bahang ito, inano din po ang kasalanan ng tao. Ano po? So ano po yung maaari natin ma-reflect dito? Na tayo po ay huwag po tayong sumama sa mundo na puno ng kasalanan. Huwag po tayong lumangoy sa tubig nito, dahil kung tayo po ay sasama, ay baka kasama nga rin po tayong anurin. Ano po, pagdating po ng judgment, hindi po tayo makasama sa ark na katulad ng ginawa ng Panginoon kay Noah. Ano po, at kung tayo po ay magiging katulad ni Noah, baka po ibigay rin ng Lord sa atin yung kanyang covenant, yung kanyang promise. Ano po, kung nang tayo nga po ay natutuwa na pag ang ibang tao ay nagkakaroon ng mga pangako sa atin, maski pa alam natin na may posibilidad na hindi matupad, ay nasisiyahan na tayo, tuwang-tuwa na tayo. What more pa kaya kapag ang Lord ang nagkaroon ng covenant at promise sa atin? Ano? Kapag ang Lord po nangako, sigurado pong ito ay mangyayari. Ano po? Lahat po ng kanyang salita ay totoo, lahat po ito ay makapangyayari. So what more yung joy na mararamdaman natin? Ano? So yun lamang po at marami pong salamat. Ganda nga rin po, ako po si Sister Alice. Ang niloob po ng Panginoon na aking pong pagnilayan ay ang Genesis 9:10-13. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid nyo, sa mga ibon, pati sa maamot na ilap na hayop na kasama nyo sa barko, ito ang aking pakikipaglipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop.
palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagdipan sa inyo, ang pangako po ng Panginoon. So ayun po, no, kung matatandaan po natin, si Noe po ay isang taong matuwid at makatuwiran po. So nang matapos po yung baha, si Noe po ay nag-alay ng mga handog sa ating baha, sa ating Diyos na sinunod niya po. And si at ang ating Panginoon po ay mapagpatawad po. Siya po ay tinanggap niya po yung mga sakripisyo ni Noe at ang pinakamahalaga po sa lahat, nakipagkasundo po siya kay Noe. And I declare in Jesus' name na hindi lang po siya kay Noe nakapagsundo sa mga oras na ito, maging sa atin na rin po. Kasi hanggang ngayon po tinatamasa po natin yung pangako ng Panginoon kay Noe. At sabi po ng Panginoon sa kanyang pangako na simula po sa oras na iyon, lahat ng nasa barko at sa lahat ng buong pamilya ni Noe, hindi na po makakaranas ng paglipo ng Panginoon sa at ng baha. Hindi na po lilipunin ng Panginoon dahil sa baha. And that part po, nakipagkasundo na po ang Panginoon kay Noe. Doon na po nag-umpisa ang pagpapatawad ng Panginoon. At naniniwala po ako na itong baha na ito ay maiiyakan din tulad po natin sa mga problema, sa mga kasalanan po na nagagawa natin. Bilang tao po tayo ay hindi perpekto, pero naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng muli nating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay wala pong imposible at tayo po ay patatawarin niya. At hindi lang po tayo basta patatawarin, tayo po ay bibigyan niya po ng maraming biyaya, lalo na po ng biyaya ng buhay upang magamit din po natin sa kaluwalhatian niya. At ginamit din po ng Diyos yung palatandaan na bahaghari. Dati po naaalala ko kapag bata po ako. Nung bata pa po ako, kapag umuulan po, after ng rainbow, may rainbow. Dati po hindi ko alam yung meaning ng rainbow, pero actually, sa totoo ngayon ko lang po ito nabasang verse na ito, na dito po pala nagmulang bahaghari. Na kung titignan po natin sa totoo namang buhay po, ang bahaghari po ay napakagandang pagmasdan. Pero lumalabas lang po yun pagtapos ng ulan. Yung ulan po, kagaya po ng sinabi ko kanina, kagaya ng bahayan po yung mga problema, mga pagsubok. Pero after po ng pagsubok at problema na yan, kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoon, kung tayo po ay mananalig, makakamtan din po natin yung bahaghari na nag-aantay po sa atin ay binagkaloob ng Panginoon. And kapag tayo po ay nakita ng bahaghari, tayo po ay masaya, diba? Very calming sa mata. Ganun din po ang idinudulot ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kapagkatapos po natin pagkatapos po natin magkaroon ng problema, magkaroon ng kapigatian, napupunta po tayo doon sa kamay ng Panginoon, sa ipinagkakalooban niya po tayo ng kasiyahan, ng kakontentuhan po. And pagtapos po ng ulan, lumalabas ang rainbow, dahil yan po ay pangako ng Panginoon na tayo po ay bibigyan niya ng panibagong buhay. Hindi na po tayo yung buhay natin noon, tayo po ay binago sa grasya ng Panginoon. And ang pinakamahalaga po para sa akin sa tekstong ito ay yung pakikipagkasundo po ng Panginoon. Hindi lamang po kay Noe, naniniwala ako, ay ito pong pagkakasundo na pakikipagsundo ng Panginoon ay kasama na po tayo doon. Simula po nang tayo ay tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Ama, bilang ating tagapagligtas, at bilang siya na pong magpapatakbo ng ating buhay. So ayan lang po, naniniwala po ako na ang lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay magkakamit po ng buhay na walang hanggan. Patuloy lang po tayo at huwag po tayong susuko dahil hindi po tayo pabatayaan ng Panginoon. Maraming salamat pa! Hello po, good evening po. Purihin po ang Panginoon. At saka may babasahin po tayo ngayong verse sa Genesis chapter 9 verse 14 to 17. Tagalog po ito. Verse 14. Tuwing nagkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe,
Ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Yun nga po, ang masasabi ko lang sa verse na to ay nagbigay ang Panginoon ng pangako. Pag makakita tayo ng baghari, ibig sabihin nun ay ayaw niya nang ulitin yung nangyari sa panahon ni Noe. At dahil doon, maalala natin yung paglipo ng Panginoon sa sanlibutan dahil sa kasamaan ng tao, naisipan niyang ubusin ito. Subalit sa katapatan at sa kabaitan ni Noe, binigyan pa tayo ng chance ng Panginoon na mabuhay muli at na nagparami. At yun nga, magpasalamat tayo kay Noe dahil ngayon andito tayo. Yun lang. Thank you. God bless. Pagpalang araw po at nais ko lang bahagi ng aking Bible verses para po ito sa ating Bible verse sharing at nasa Genesis chapter 9 na po tayo. And ang aking pong Bible verse ay sa Genesis chapter 9 verse 18 to 25. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Canaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal. Iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Dinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Canaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ika'y paalipin." Ayan, to God be all the glory po. God bless. Dagdagan lamang po para po sa ating Genesis chapter 9 verse 18 to 25. And so bali doon pinakilala ulit yung mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas doon po sa barko, no? Ito po yun sila Shem, sila Shem, Japhet at Ham. Tapos, sa kanila rin nag-umpisa ulit yung mga lahi na sumunod. No? Sila yung magiging ama ng mga susunod na mga lahi. So, sinabi rin yun dito. And then, sinabi rin dito na si Noe noong mga panahon na yon ay isang magsasaka at siya yung pinakaunang nagbukid ng ubasan. No? So, then, after nun, dahil nga nagbukid siya ng ubasan, may isang pangyayari na nalasing nga siya, then doon ay nakita siyang hubad ni Ham. Pero doon sa panahon na yun, hindi siya man lang tinulungan ni Ham. Bagkus sinabi niya lang to sa mga kapatid niya, kay Japhet at saka kay Shem. Then si Shem at saka si Japhet ang nag-aruga doon sa tatay nila. Like tinakpan nga nila ng taklob, di ba? Napakagandang halimbawa nito bilang mga anak ng mga magulang natin, anak ng Diyos. Kasi dito makikita kasi na yung pagmamahal magkakaiba bilang anak, di ba? So, merong mga anak na oo, mahal mo yung magulang mo, pero nakadepende sa gusto mong gawin or sa parang kung kailan mo lang gustong gawin, di ba? So, dito, para sa akin nagsisimbolo to na dapat any circumstances or any situation na pwede mong gawin yon na mahalin, iparamdam yung pagmamahal mo, aruga, pagka lahat ng bagay na pwede mong gawin sa magulang mo, no, na kaya mo namang ipakita, iparamdam, gawin mo na, 'di ba? Kasi dito biyaya to ng Panginoon eh, na ibigay sila sa atin. 'Di ba? Dapat ganun tayo magmahal at rumispeto
sa magulang. Kasi doon, ang pagmamahal mo sa magulang mo, nakikita ng Panginoon ito at binibigyan kanya ng doon, ang pagmamahal mo sa magulang mo, nakikita ng Panginoon ito at binibigyan kanya ng biyaya kung nakikita niya yung malasakit, di ba? So, ayun. So, dito, ang mabuting pakitungo ay sagradong tungkulin at kaluguran ng lahat ng tao sa pag-aari ng Diyos. Ayan, no? Ang gandang halimbawa ng mga pangyayaring ito sa buhay natin ngayon na wala tayong sasayanging oras, wala tayong sasayanging panahon upang ipakita yung pagmamahal natin sa mga tao na mahal natin, lalong-lalo na sa magulang, ganun din sa Panginoon, no? Biyaya po sila sa atin at dito sa mga paraan na ito, bibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. No? So, yun lamang po. To God all the glory. God bless you all. Genesis 9, chapter 26 to 29. Magandang balita, Biblia. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaay, maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Hapet sa lahi ni Shem. Sila ay mapipisan at paglilingkuran si Hapet nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya sa gulang na 950 taong bago namatay. Amen and God bless us all. Hello, hello po! Good evening, RCCI family! Yes. Andito po kami para i-exhort yung Genesis chapter 9. Nakipagtipan ang Diyos kay Noe. Ah, ayan. Andito sa chapter na to, sinasabi ng Diyos sa kay Noe, sa mga anak niya, di ba, na be fruitful and increase in number and fill the earth. Yun na dito, katulad nung nangyari kay Eva at Adan, binibili, inuutusan o sila. Parang unauthorized. Oo, binibless na mag-multiply ulit. Oo, para magkaroon ulit ng maraming tao sa daigdig. Tapos, binibigay din sa kanila ang authority na mamahala, diba, sa mga hayop at lahat ng ito ay matatakot sa kanila. Mm-hmm. Yun. Kasama nga dito yung mga gumagapang sa lupa at mga isda. Isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Yan. At saka binanggit din dun na pwede na rin kainin ng lahat ng yung luntian. Halaman. Mga halaman. Huwag lang yung karne na may dugo. Yun, oo. Kasi ang nasa dugo daw ang buhay. Yan. Tapos sinabi rin na huwag papatay ng hayop man or ng kapwa tao. Sabi niya pagbabayarin ito. Yan. Sa chapter 6, buhay daw yung kabayaran pag ginawa mo 'yun. Mm-mm. Dahil kasi, ang tao ay ginawa ayon sa imahe ng Diyos. Tapos yun sa chapter 8 na yung covenant, 'yun nga yung naging katipanan, Nakipagtipan. Yan na. Sa lahat ng may buhay at ang Diyos, kumbaga sila Noe, pati yung asawa niya, mga anak, pati sa mga pati kasama din sa mga hayop nangako siya, di ba? Never again will all life be destroyed by the waters of flood and never again will there be a flood to destroy the earth. Hindi nagugunawin ng baha ang daigdig. Yan, amen. Tapos sa chapter 13. Ayan, every time na ang makikita, pag nakikita natin yung bahagha, yung rainbow or bahaghari sa clouds, parang yun yung nagiging sign ng covenant ni Lord. At parang naaalala natin ang kanyang mga pangako. Aalalahanin ng Diyos na meron siyang ipinangako sa atin na ganon. No? Na yun yung covenant na sinabi. Yan. Tapos ganda pag may rainbow. Oo nga.
Oo, diba? Mm-hmm. Hindi natin alam yung pala rainbow. Yung pala yung sign. Ang talang dati, yung alam ko lang pag may rainbow. Yung may ginto daw sa dulo. Hindi, diba? Ang ano nila doon, there's a rainbow over always after the rain. Kaya ang intindi natin, ay, may rainbow kasi nag-rain. Hindi pala yun. Ngayon, alam, ngayon ko lang nalaman na yun pala kapag lumabas na COVID yung rainbow. Yun pala yung COVID. Pag aalaala, no? Ang galing nun. Uh-huh. Kasi sino ba makakagawa nun? Diba? Yun, ngayon alam na natin yun. Mm-hmm. Tapos, sabi, si Noe ay, at ang kanyang mga anak, sabi si Shem, yung anak niya si Shem, si Japhet, at si Ham, mm-hmm. na ama ni Kanaan. Yan. Ano, sila yung pinagmulan ng lahat ng lahi sa daigdig. Sa buong daigdig. Sila kasi yung pinagmulan. Sa lahi na nila yun nagaling. Yes. So, si Noe ay... May isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Yan yun. Si Noe. So, di ba yung ano ba, yung alak, wine, di ba, sa ubasan galing yan. So, minsan daw... Tinry niya. Oo, uminom si Noe. Di natin alam kung once lang yun, or ganyan, that's, na uminom ng alak at nalasing. Tapos nakatulog. Nakatulog siya ng hubad. Yan. Tapos nakita siya ni Ham. Dito no, pinapakita yung totoong pagiging tao ni Noe na kahit na sobrang masunurin siya, mm-mm. sobrang ano nalulugod ang Diyos sa kanya, magkakasala pa din. Mm. No, na meron pa rin tayong mga nagagawang hindi maganda. No, na tapos nakita ito ng anak niya na si Ham. Mm-hmm. At anong ginawa? Binalita doon sa dalawang kapatid. Imbis na sanang siya na, imbis sanang ang ginawa niya na lang, coveran na lang yung tatay niya, kumbaga, lagyan na lang ng saplot, kumbaga gano'n. Oo, pero parang hindi na, oh, parang hindi na malaman. Ng iba. Ng iba. Pero ang ginawa niya, tumakbo siya, kumbaga, binalita niya pa sa dalawa niyang kapatid. Oo, ibinalita. Oo, yun ang tamang word. Tapos, si Shem at Japhet naman ang gumawa ng paraan para matakpan ang hubad na katawan ng ama nila. So, sa papaanong paraan na pinakita dito, upang hindi makita ang hubad na katawan ng ama nila, si Japhet at si Shem kumuha ng balabal, no? Yan, balabal. Tapos, paano sila pumunta sa tatay nila? Patalikod. Patalikod. Para hindi nila makita. Oo, para hindi nila makita yung hubad na katawan ng tatay nila, no? Kasi, syempre, as tatay, malaman mo, nakita ka ng anak mo na nakahubad na ganyan, di ba nakakahiya yun? Alam nila na mapapahiya yung tatay nila. Kaya, ganun yung ginawa. Ganun yung paraan na ginawa nila. Kaya, nasa chapter 25 na tayo. Yun nga nung nalasing, ay nung nagising. Mm-mm. Nung nagising si Noe at nalaman ang nangyari. Mm-mm. Yun, ayun na, ano nangyari. Dito na muna para hindi kayo malito. O sige, yung ginawa ni Shem at ni Japhet, no, pinapurihan ang Diyos nila. Mm-mm. Sa pamamagitan nila. Mm-mm. Kasi maganda ang ginawa nila sa ama nila, di ba? Dito, parang, di ba, pinapakita palagi na tayo ang nagre-represent sa Diyos na sinasamba natin. So, kung makakitaan ka na maganda, napapupurihan natin ang Diyos yan. Tapos, ano naman daw po ang ginawa kay sa anak ni Ham? Actually, hindi kay Ham, di ba? Oo. Hindi na, si Ham yung pinarusahan. Si Kanaan. Si Kanaan. Yung anak ni Ham. Anak ni Ham. Bakit kaya yung anak ni Ham ang ang sinumpa? Ano, siguro para ipakita na ko anong kasalanan ng magulang. Siya yung masasabi. Di ba? Kaya nga. Kaya, di ba, parang laging talagang dinidiin yung si Kanaan ay na anak ni Ham, di ba? Yun naman na parang kung ano yung problema na nagawa ng tatay, nadadamay yung mga sa yun. Kaya, siguro, maganda talaga na pag-iisipan muna yung mga gagawin, no? Mm-hmm. Kasi yung katulad nung nagawa ni Ham, na, di ba parang dapat nag-isip muna siya na, ay, nakakahiya to kung makikita ng ibang tao, no? Kaya dapat siya na lang gumawa. Mm-hmm. Nagtakot na lang.
Amen. Eh di dapat hindi na rin nakita ng dalawang kapatid niya. Yun, kaya may kaparosahan din talaga. So, ang aral parang ano, dapat magiging maingat tayo, di ba? Tapos yun, pinakamasayang part yung may rainbow. Mm-hmm. Para maalala natin palagi na yung may pangako ang Diyos sa atin. Yun. Thank you po. Thank you. God bless us.